What's up sa inyo lahat, WB Mileto, ang tayo muli ay dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, kakapasok lang, Diyos ko po, nagalsabalutan na US at Germany, naglabas na ng ultimatum sa China, iyak. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Anumang sumasalarawan dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng kanilang flag raising ceremony sa loob ng pinakamalaking barko ng ating bansa at yan ay ang BRP Teresa Magbanwa. Ito ay kasabay din ng selebrasyon ng 126 na anibersaryo ng ating kalayaan ngayong araw, Hunyo 12. Ang BRP Teresa Magbanwa ay nasa bisinidad ng Escoda Shoal o mas kilala sa tawag na Sabina Shoal, 75 nautical miles lamang ang distansya nito sa dalampasigan ng probinsya ng Palawan. Isinigawa ang seremonya habang naglalayag ang ilang mga barko ng China sa parte ng West Philippine Sea. Kasabay nito ay inawit din ng Coast Guard personnel ang lupang hinirang. Bati nga sa ulat na inilabas ng Philippine Coast Guard, mayroong 8 Chinese vessel na nasa labas ng teritoryo ng Escoda habang 4 naman na barko nila ang nasa loob din ng naturang lugar. Ang BRP Teresa Magbanwa mga kabombo ay idineploy sa Escoda Shoal mula pa noong Marso ng taong kasalukuyan. Kasunod ng pinangangambahang reclamation activities doon sa naturang lugar. Ito ang pangatlong buwan na naroroon ang pinakamalaking Coast Guard vessel na bahagi ng Philippine Fleet na naglilibot naman sa kanlurang parte ng karagatan na sakop ng Pilipinas ngunit na pilit inaangkin ng China. Inimok naman ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lagda na ang panukalang batas na magpapatibay sa posisyon ng Pilipinas laban sa agresibong aktibidad ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito'y sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa pinagtatalunang parte ng karagatan at ang patuloy na panghihimasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Bukod pa rito ay inilabas ang regulasyon ng China na nag-aata sa kanilang Coast Guard na ikulong yung mga dayuhan na umano'y papasok sa inaangkin nilang bahagi ng karagatan. Ayon kay Rodriguez, palakasin dapat ng Philippine Maritime Zones ang mga nakapaloob na panuntunan hinggil dito at panindigan ng ating bansa sa maritime at sovereign rights sa West Philippine Sea at ang Exclusive Economic Zone at paigtingin dapat ang enforcement ng Defense Military Forces sa ating karapatan. Ang pagsasabata sa naturang mga panukala ay alinsunod anya sa international laws, mga kasunduan at conventions, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura naman sa malawak na pag-aangkin ng Beijing sa bahagi ng naturang karagatan. Ipinunto pa ng kongresista na pinapayagan ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang ating bansa na tukuyin ang maritime boundaries. Sa sandaling maging ganap na batas ay magsisilbing framework ang Philippine Maritime Zones Act sa pagresolba sa territorial disputes at sa exploration ng resources sa bahagi ng maritime zone ng ating bansa. Samantala, ang Philippine independence ay hindi raw ganap na mararamdaman at mananatiling hangga't may nananatili na external security threat dito sa ating bansa, lalo na yung usapin dyan sa West Philippine Sea. Hindi pa may tuloy na ganap na kalayaan ang pinahawakan ng Pilipinas hanggat nalalagay sa matinding panganib ang external security nito laban sa mga banyagang puwersa. Ganito ang pagsasalarawan ng mga abogado na sakop ng National Union of People Lawyers o NUPL kung patungkol sa kalayaan ang usapin na ipinagdiriwang na bansa ang 126 na taon laban sa mga banyagang mananakop mismo nitong araw. Sa panayam ng Bumuradyo, inihayag ni NUPL President Attorney Efraim Cortiz na bagamat nagtagumpay ang una nating mga ninuno pagsupin laban sa mga pangalipin ng puwersang banyaga, higit siglo na ang nakalipas, subalit umusbong naman ang panghimasok at armadong pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Cortiz na hindi pa tapos ang pakikibaka ng lahing mga kayumanggi na labanan ang puwersang banyaga kaya't dapat manindigan ang pamalaan at ang bayan upang proteksyonan ang sariling bayan, paliwanag ng grupo na ang marahas na panghimasok ng China sa mismong bakuran ay malaking balakid para ganap na banggitin ang pagiging isang malayang bansa. Makamta natin yung tunay na kalayaan. At kung napapansin nyo sa itong mga nakaraang mga buwan at mga nakaraang taon ay mainit ang issue sa West Philippine Sea kung saan ay napipigilan tayong mag-exercise ng ating territorial jurisdiction over dun sa ating exclusive economic zone dahil sa panginialam ng China. Ito yung mga balakid, no? At maaaring natitreaten ang territorial integrity and therefore yung ating sovereignty ang at
Malakas na puwersa ng mga mandirigma ng Germany sa karagatan mga sangkay ipapadala daw po sa South China Sea. Ang tanong dito, babanggain na nga ba nila ang higanting bansa na China? Two German warships magkakaroon daw po ng mission sa South China Sea. Walang iba ito mga sangkay, kundi ang kiniklaim ng China na teritoryo daw po nila. Pero maraming nagkiklaim dyan. Mayroong Pilipinas, mayroong Vietnam. Marami pa pong bansa na nakapaligid mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang to. Landing, takeoff, securing. By the way, ang Germany mga sangkay, kung pabalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo, malaki po ang naging involvement pagdating po sa ikalawang digmaang pandigdigan. If we remember, mga sangkay, during the Nazis era, pinangunahan po ni Hitler ang isang malaking digmaang pandigdigan. Sila po yung dahilan, mga sangkay, kung bakit nagkaroon ng ikalawang digmaang pandigdigan. So ngayon, iba po ang situation. Ang Germany naman mga sangkay ay parang nasa side po sila ng mga, kumbaga sa isang movie o isang pelikula, nasa side po sila ng mga bida ngayon. Di tulad po noon na sila po yung kontrabida, no? At yung mga kumalaban sa Germany noon na siyang kakampi ng Amerika, Russia. Ngayon mga sangkay ay pangunahin na rin pong problema ng West na may potensyal na mag-umpisa ng ikatlong digmaang pandigdigan. Ganon din po ang China. Nung, during the World War II, hindi pa ganyan ang China eh. Pero ngayon mga sangkay talagang nagahasik na po ng kung anumang kalokohan, no? At ready to fight na. Kasi nga daw, malakas na po silang bansa. Walang pagkakaiba. Gaya rin po ng panahon ng Nazis, ng Germany mga sangkay. Yun din po yung kanilang iniisip, sila yung pinakamataas. Walang ibang pinakamataas kundi sila lang. Pero ngayon mga sangkay, itong Germany, magpapadala daw po ng mga warship doon po sa South China Sea. Eh nakaraan mga sangkay, itong Germany nagpahayag po ng suporta ito sa Pilipinas pagdating po sa posisyon ng ating bansa sa West Philippine Sea. Night approach, midnight departure. The crew of the German frigate Baden-Württemberg is practicing for real-life scenarios as they are preparing for an Indo-Pacific deployment. Mm-hmm. Helicopters are on board not only for transporting the injured, but also for detecting enemy submarines using sonar. Grabe, no? High-tech din po sila, mga sangkay. Ito po yung warship nila na ipapadala o may mission po doon sa South China Sea. The advanced warship of the German Bundeswehr has been at sea for 5 weeks already when we join in Halifax, Canada. How has the mission of the Bundeswehr changed since the Russian aggression against Ukraine and the rising tensions around the globe? Admiral Axel Schulz has... Ang Russia pa naman mga sangkay, mainit na mainit po yung mata sa Germany. Mainit po kasi kung mayroong kinakatakutan ang Russia rin, ito rin po ay Germany kasi may history din po ito sa Russia eh, sa Soviet. At itong ano naman mga sangkay, China, ang kinakatakutan naman, Japan. Kasi pagdating sa World War II, sa history ng ating mundo, Japan din po talaga yung nagpahirap sa kanila. Alam po nila kung gaano kalakas itong Japan. Okay, balik tayo sa Germany. He's been in the Navy for 30 years. He is leading the operation. It is important that we now realize war is closer than expected. It is important to realize war is close than we expected. Dapat daw po maintindihan o maisip na ng marami na ang digmaan ay mas malapit na kaysa sa iniisip pa po nila noon na parang malayo pa, no? At ako mga sangkay, hindi na rin po ako nagtataka kung mangyayari man yan mga sangkay, kasi nakasulat naman po talaga yan dito, di ba? Nakasulat po yan dito in the book of Matthew. Mabasahin po natin, Matthew chapter 24. Nakasulat po dito yung about sa mga sigalot ng mga bansa na hahantong sa digmaan. At ngayon mga sangkay, ang dami pong kaguluhang nagaganap dito sa ating rehiyon. At alam po natin na ang China po ang nangunguna dito.
and that ultimately we need to train for it. And in my opinion, kumbaga nagsasanay na po sila just in case may pumutok na digmaan. Also equip ourselves in order to deter potential opponents and attackers. And I believe that deterrence has now become more important here, and that we must ultimately be prepared to exercise talents and defense. Deterrence and defense ausüben. Do sailors fear this new mission? I stand by it, and I love this job. I enjoy being a soldier. The two naval vessels, Baden-Württemberg and Frankfurt am Main, are on a journey for a total of 7 months. Ah, okay. So ito yung lalakbayin nila, oh. Ayan. Dito sa Pacific Ocean. Tapos ito kasi dito, mga sanggay, ang South China Sea or sa West Philippine Sea na kanilang madadaanan. To be ready to face the challenges waiting in the South China Sea, the daily routine. Diba? Nabanggit talaga na yung pinaka ano nila pinaghahandaan ay yung challenge na mangyayari sa South China Sea kasi andun po yung China. Yung China na naghahari-harian ngayon diyan sa West Philippine Sea. Each of the 180 people on board is characterized by drills and exercises. The equipment is tested daily for operational readiness and various missions. Even the heart of the ship, the engine room, is closely monitored. Grabe, no? Ganyan po sila ka ano sa kanilang mga kagamitang pandigma. At advanced ang Germany, mga sangkay, pagdating sa mga weapons. There are certain things that can't be detected by sensors, and that's why humans are still the most important factor, which is why we go into the engine rooms. What happens before the Indo-Pacific deployment begins? Ahead of our transit through the South China Sea, we are participating in the major exercise RIMPAC, or Rim of the Pacific. Mm-hmm. This is a US-led operation with the participation of Japan and other international partners. Ayun na nga. Ayun na. So mayroon din palang mga makakasama. Ang sa pangunguna daw po ito ng Amerika, at andun din po yung Japan. Naku po. Lalo pong manggagalaiti dito ang China. Yung China ayaw pa naman magpatalo, mga sangkay. It is a great opportunity for us to demonstrate our capabilities. Taking part in the Indo-Pacific deployment, the German Navy alongside their partners aims to contribute to the preservation of peace and stability in one of the world's most economically important regions. Di ba? Napakahalaga talaga nitong South China Sea kasi yan po yung kalsada ng mga produkto na dumadaan, mga sangkay. Kaya ito yung sinasabi nila, isa daw po ito sa napakahalagang rehiyon na dapat magkaroon ng kapayapaan. Kaso nga lang, ang China kasi dito, ginagawa po na nilang, binabakuran na nila eh, amin to, bawal kayong pumasok. Parang ganun. So, nakaraan, mga sangkay, ito po, nakakuha po ng suporta ang Pilipinas mula sa Germany pagdating po sa karapatan nito sa South China Sea. Hindi po yung buong South China Sea, doon lamang po sa may bandang West Philippine Sea. Oh, Germany supports Philippines' rights in West Philippine Sea. Ayan, the Philippines and Germany reaffirmed their commitment to promoting rules-based international order and respect for international law. Ayon po dito sa Palacio. In a joint press conference, President Ferdinand Marcos Jr. said his bilateral meeting with German Chancellor Scholz sa Berlin was productive and insightful. So ngayon, mga sangkay, ang Germany ay all out ang suporta sa Pilipinas. At iba pa ito sa ano, situation ng Ukraine, kasi ang Ukraine, wala pong mutual defense treaty ang Ukraine at Amerika, pero yung Pilipinas mayroon. At ang Amerika may mga kakampi sa West, kasama po dyan yung Germany. At napakaraming pong kakampi ng Amerika. Kaya naman, mga sangkay, kapag magkamali po talaga dito ang China, pupunta po talaga tayo sa ikatlong digmaan pandigdigan. Hindi po natin mapipigilan yan. Let's just hope and pray na sana walang mangyaring malala, mga sangkay, sa South China Sea sa pagdating po nitong mga mandirigma ng Germany. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa gagawin? Malaking misyon ng Germany sa South China Sea. Tingin nyo ba tama po ang kanilang ginagawa at papalag sila sa China? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion.
Yan nga mga kabalits natin, oh, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At ito nga mga kabalits natin, Philippine Coast Guard nagsagawa ng flag raising ceremony sa BRP Sierra Madre, Magbanwa, kasabay ng selebrasyon. Sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ito yung talagang ating pagpupugay syempre sa ating talagang kalayaan o sa ating bandila. Nandito nga sa ating barko nga ito ginanap. At ito pa nga mga kabalits, Cagayan de Oro, Solon, hinimok si PBBM lagdaan ng panukalang magpapatibay sa posisyon ng Pilipinas laban sa agresyon o aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito yung talagang mas pagtibayin pa at talagang mas tugunan pa yung mga agresyon o talagang maling hakbang ng mga chekwang to, na kung saan ay talagang mas lalo pang mapagtibay ito at talagang mapaghandaan syempre yung mga ginagawang hakbang ng mga chekwang to ng China sa bahagi ng ating mga teritoryo na patuloy at patuloy na gumagawa nga ng maling tugon at hakbang na mas tuluyang pagtibayin pa syempre yung ating talagang pagdepensa at pagprotekta, no, sa bahagi ng ating mga soberanya. At ito pa nga mga kabalits natin, at ito pa nga mga kabalits, PH independence hindi ganap hanggang mananatiling external security threat ng bansa ang China sa West Philippine Sea. Ito yung tila nga ba patuloy na talagang delikado yung mga hakbang o talagang nagiging galawan o yung mga lubhang ginagawa nga na hindi tama ng mga chekwang to ng China, na hindi nga alam kung hanggang kailan yung gagawin ng mga chekwang to sa patuloy na pag-angkin o pagkuha nga ng ating teritoryo, na dapat nga mabigyan na ito ng solusyon na talagang maibigay ang nararapat dito nga sa bahagi ng mga teritoryong nais kubkubin at kunin nga ng mga chekwang to. Kaya yung mga hakbang at talagang taktika at plano ang dapat maitugon o maiharap dito sa mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. At dito pa nga yung Germany mga kabalits natin, na kung saan ay talagang magpapadala na rin ng malakas na pwersa dito nga sa bahagi ng South China Sea o dyan sa West Philippine Sea. Talagang magbigay din ng kanilang hakbang laban nga rin sa ginagawang hakbang ng mga chekwang to o ng China, na kung saan yung Germany na talagang may matinding kagamitan at puwersa. At ito nga ang isa sa kinakatakutan din ng Russia, itong Germany, dahil talagang noon pa man may naging pagitan o talagang may naging salpukan na itong dalawang bansang to, na kung saan kung Japan may na kung saan kung China ay kinakatakutan itong Japan, itong Germany naman daw, itong Germany naman umano ang tila nga ba kinakatakutan ng Russia, na hindi rin na basta-basta yung mga kagamitan nito, dahil advantage din yung kagamitan nga ng Germany pagdating nga sa pakikipaglaban o sa kanilang mga kagamitan, na talagang tulido rin at talagang matibay din yung mga kagamitan nito at talagang hindi nga basta-basta ito. At ito nga ang lubhang nakakatakot, dahil dito nga ay lubhang naghahanda na rin itong Germany sa maaarit maaring maganap nga ng mga labanan o gera nga dito sa mga karagatan o sa bahagi nga ng tila nga ba kinukubkob ng mga bansang may mga pakay at may nais nga, no, sa mga teritoryo na kanila nga nais ang kinin at kunin nga. Kaya ito ang tila nga ba ngayon ang pagbibigay ng malakas na tugon at talaga nga malakas na prehensya ngayon ng Germany dito sa bahagi ng West Philippine Sea, na magpapadala nga ng malakas na pwersa upang mabigyang hakbang yung mga hindi tamang galaw ng mga chekwang to ng China, na kung saan pati ito nga Germany talagang pumasok na nga at talagang patuloy na magbibigay ng kanilang tulong, na patuloy na magbibigay ng kanilang prehensya dito nga, no, sa West Philippine Sea. Talagang itong mga chekwang to ang isa sa magiging target o talagang magiging isa sa talagang maharang na maaaring talagang tugunan itong Germany, no, yung kanilang mga pambubuli at mga pangaras dito nga, no, sa West Philippine Sea. At talagang dito dumadami yung tila nga ba makakabangga nitong mga chekwang to, na patuloy at patuloy nga na nagbibigay ng mga prehensya yung mga bansang malalakas nga katulad na lamang itong Germany, na talagang isang maling galaw at hakbang itong mga chekwang to ay maaaring maglunsad na nga ng malawakang labanan dito. At dahil nga nandirito na yung Germany, talagang itong mga chekwang to mas lalong mangingilag ngayon, dahil yung pwersa ng Germany hindi rin biro na maaaring magbigay ng malakas na pagtugon laban dito nga, no, sa China. Kaya nakakatakot na lamang yung lubhang mga pangyayari, pero sad nga dito nakasulat ito lahat sa Biblia. Ang tanging magagawa na lamang ipanalangin na lang na talagang wag matuloy. Basta mabuti pa nga mga usapin, no, talagang madaan pa rin sa mapayapang paraan. Na kung saan nga kung nakasulat ito sa Biblia, talagang magaganap ito, talagang wala tayong magagawa at talagang hindi natin mapipigilan ng nakatadhana o nakatakdang mga labanan nga, no. At kayo, kayo na lang ba alam magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe ko dyan mga kabalits.
At yun mga kabalits, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!